ng mga tao sa supermarket dito sa Roma sa unang araw ng lockdown sa buong Italia. Ang bawat mamimili, batch by batch pinapapasok sa loob ng supermarket na limitado lang ang bilang para makapamili ng kanilang kailangan. Pag natapos ang unang batch, papapasukin ang mga nakasunod sa pila. Bawat mamimili, dapat sumunod sa batas na 1 metro ang distansya. Abala naman ang mga nagkakahon ng supply ng groceries para sa lahat ng mga mamimili. Si Aling Levita, maaga pa lang daw, pumila na. Natatakot din. Marami kasi yung mga taong nakakarigid sa atin. Siyempre, pati yung epekto din yung pamamalingke sa lahat ng ano, ng lahat ng bagay. Si John Paul, hatak ang karelo na ito nang mamili. Pila nga po doon sa may merkato. Mahal pa yung bilihin? Hindi, ganun din naman po yung mga bigas ka. Pare-pareho lang din naman po. Ano usually yung mga binili mo, kuya? Bigas lang po. Ang ilang Pinoy, namili naman ang stock ng pagkain. Sigurado. Buti na yung at least kahit papaano, handa tayo sa anong mangyari, pwedeng mangyari, no? Oo. So okay naman. Yung mga kuha natin, toyo, suka, paminta, pang-adobo. Sabi ng mga tindero ng pagkain, hindi naman tumaas ang presyo ng bilihin. Same. No change. Every item is same price, no change. Sa mga kalye ng Torpiñatara, patok ang bentahan ng face mask kahit mataas ang presyo. Only 5 euros. Mahaba rin ang naging pila sa mga post office kung saan nagbabayad ng lahat ng bills at iba pang transactions. Tuloy ang buhay at hindi nawawala ng pag-asa ang mga Pinoy sa Italia na sa gitna ng pananalansa ng COVID-19, malalampas ito ng sangkatauhan. Jocelyn Ruiz Rojas, TFC News, Rome, Italy. Ang hirap yung pupunta doon.